mga kalalagyan, welcome back rin po sa YouTube channel ni Lola Kika. Ayan po, magpapay na sa Lola Kika, nakaligong sa Lola Kika kasi meron ko yung mga gamit-gamit na gagamitin ko para bukas at ang gamot ang mahalaga na akma sa mga katulad niyang buho kasi bukas po ay, kasi po ganito po, nag-PM po siya sa akin yung last week na naribad na nga siya, kaso ang problema niya ay nag kulit-kulit ulit, bumalik ulit pagkatapos ng alaw. So ngayon, masabi ko, sige, tignan natin kung okay naman siya at wala naman damage. So, ibabaktsap, i-retouch ko yung kanyang buho. But sabi ko nga, subukan mo muna pumunta kung sino nag-rebal sa'yo, kung sino mong head. Tungkulin po ng mga beautician na mag-retouch, mag-backjab. Lahat po kami mga beautician, kumbaga, may warranty. Kung sa mga kliyente, gusto po yung malaman nyo na kumbaga sa appliances, yung mga nagpapareban po ay may warranty po yan. Tandaan nyo ha, huwag kayo tayong magagalit sa kanila o ano man kasi inform lang po natin sa kanila kung ano nangyayari sa buhok natin. Alam na nila yun ang gagawin nila. Okay, mga kalola, kika. So, tatandaan nyo po ha, mga sa ating mga kliyente naman po, huwag po tayong matakot, mahiya na sabihin natin kung ano nangyayari sa buhok natin, kung bumalik ba ang pagkakulot o ano kasi tungkulin po ng mga beautician at alam nila, aware po sila na kung sakali magkaroon back chat, eh gagawin po na. I-re-retouch po nila, i-re-repair po nila yan. Kaya huwag po kayong mag-alala, huwag tayong mag-galit, huwag po tayong mag-away sa mga hindi pa po nakakaalam. Kumbaga sa appliances, eh may warranty po tayo. Nangyayari kasi minsan hindi po talaga maiwasan yan na minsan eh hindi naman tayo perfecto. Pero kung malalaman nyo lang na katulad namin mga beautician, buhos buhay, oras, panahon, nakatindi, pasma, pagod. Siyempre, sino ba naman ang gusto magkaroon ng backjab? Siyempre, gusto niya talagang mapaganda at mapaayos ng mga kliyente. So, nasa pag-uusap yan, kausapin lang po natin sila ng mahinahon. Gusto ko lang po rin po sa inyo i-share na sa akin din po nangyari po yung ganyan na talaga inanalyze ko siyang maigi. O, sabi ko, yung panit, lahat ang proseso, tama naman talaga. Lahat, yung oras, yung pagbabad ng gamot, yung pagplansya. Ngayon ang na-analyze ko, maaring doon sa gamot. Kasi siguro mga matagal-tagal na rin yung gamot niya. Hindi totally mag-uwan siguro mga, kumbaga stuck na eh. Siguro mga 7 months o 8 months na rin yung gamot. Hindi ko rin masabi, okay, sa pinaglagyan ko, baka nainitan ng gusto o hindi ating ano. Kasi nga lang masasabi ko sa inyo na hindi lahat ng oras eh pagkakamali ng mga beautician natin. Kaya kalmado lang tayo para walang problema, nasa pag-usap, nasa ano. Kaya, away lang po tayo, tatandaan natin na bilang isang kliyente, na aware din tayo na kung ano yung mga sinabi rin naman sa atin ng ating beautician, yung mga do's and don'ts na dapat natin hindi gawin, yung mga bawal, isundin po natin. Sa halimbawa, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag maliligo sa dagat, sa swimming pool, ayan, ako, madaling madadami sa buhok nyo. At yung pag, ano, yung sipit-sipit tayo sa tenga, syempre magkakaroon ng wavy. Tapos sinabi sa inyo, huwag alawan. So, minsan, pagka, ano pa lang, eh, kinabukasan na, nairita, dahil, yabe, mainit nga naman talaga, pag hindi ka naman naligo. Eh, minsan, inalawan na kagad. Mga ganong bagay na hindi talaga maiiwasan. Kaya kung ganun maaari, kung magpapareban tayo, eh di, sundin na lang din natin para sa ikabubuti natin yung bukli mo. Tatala nyo, isang asset ang maganda ang hair na isang babae. Nakakaganda yan. Tandaan nyo, oh. Diba? Ayun nga, di ba nga, nag-PM siya, nag-message siya, nagpasa na rin po siya sa akin ng video. So, lagi naman nyo pong tatandaan, ha, sa magtatanggap, mag-refer ng mga backjab, mas maganda makita talaga ng dalawang mata natin, mahawakan, masalat, kasi minsan kasi ang texture ng book, makita natin, kala mo, okay lang, pero mas maganda nasasalat natin kung magganit na ba siya, bridal na ba siya, at ano ang history kung bakit siya nagkaroon ng backjab, bakit bumalik. Alamin natin, at baka mamaya, nung nakaraan ni pagkatapos siya, naman, ano din pinaglagay-lagay niya sa buhok, eh, masira lalo o kaya kung kaya nasasabi sa inyo, hindi lahat ng back job ay pwede i-repair. So, dapat makita ng dalawang man ng mata natin at mahawakan ang masalat. Yun ang mga advice. So, bukas. Okay, so tomorrow, bukas, red natin ang ating katawan para sa kondisyon, maagawa ito doon sila natin kasi meron tayo iba back job.
So, salamat at may ibabak dyan tayo kasi mayroon ako isi-show sa iyo ng mga technique at mag-refer ng back dyan. Kung nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at mag-like and share po makatulong sa iba at mag-alaw sa kapirinya or pangkaboya at turn on the notification bell, okay, para update kayo sa aking video. O, yun po mga kalalaki kay, nilapapareband po sa atin. Ngayon, ang gagawin po natin sa kanya, kasi po ay back job po siya. Nung nakaraan po, ay nag-PM po siya sa akin at magpapareband ako. So, in-schedule po siya, in-schedule po nga siya ngayon. So, ang sabi niya man sa akin, ay ang book daw niya ay kalareband lang daw. Eh, ang kaso nagkaroon niya ng problema, ay nakita yung problema, after ng pagka-unload daw niya, nagpareband siya, ganito daw po ang nangyari. So, ngayon sabi ko, teka muna, analyze muna natin buko, pumunta ka dito, check natin kung mare-repair pa, mababactive pa yan. Kasi ayaw na nga niya bumalik dun sa pinag-rebandan niya, ayaw na nga magpa-backjob. Ngayon sabi ko, usually talaga sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng backjob ay pwedeng i-retouch. Sabi ko sa kanya, ngayon pero pag nakita ka okay naman, walang damage, ay pwede naman po. Ngayon, sa analyze ko po sa kanya, masasabi ko sa kanya, pwede pa po siya i-retouch, malagawa pa po ng paraan nilalaki ka yan, kasi hindi naman siya damage, nag-dail lang siya, at ang problema lang sa kanya ay hilaw po sa pagkakaluto. So ngayon, papakita ko po sa inyo, share ko po sa inyo ang paano ang pagbabackjob sa mga ganitong hilaw na pagkakaredan. So, tara mga kalalaki kay, tara samahan niyo po ako. But before that, syempre maliligo muna si lalaki kay para nasa condition tayo mag-reband. Medyo matagal-tagal ang ating pag-reband. Kaya dapat yung mga kalalaki kay, nakaligo tayo para iwas, kasma, at hindi nakakaya sa customer, ay mabango tayo. Okay, tara! Ang gagawin naman po natin ngayon siya bago tayo mag-saya, nakaligo na si lalaki kay, first na, ay ang gagawin po natin sa kanya ay nakaligo na rin po siya. Sabi ko kasi bago siya pupunta nito yung shampoo, na huwag lang siya nagamit ng conditioner. So, mababawasan ang trabaho nila laki kay, mag-aapin na kaganda ng rebanding, number one. But kung siya, kakali naman po, ang kliyente natin, dumating dito na hindi siya nakapag-shampoo pa para sigurado na, gumamit po tayo ng clarifying shampoo. Gabes po ito para matanggal ang mga excess oil para madali ma-absorb. Pag pinira natin ang rebanding naman, madali ma-absorb ng cuticle hair niya ang gamot. Yan. Pero kung wala naman tayong ganito yung clarifying shampoo, pwede mo po order yung shampoo. Nabibili sa tindahan, pwede na po. Huwag lang conditioner. So, ayan. Tara. Dahil sa mga punta tayo, baka makakala nyo, maliking to. Tao po to. Tao po. Ayan. Ganyang ganda. Ayan. Masanong po siyang gaganda. Makawala ng tapos na stress niya sa pangyay. Magpapahit na po tayo sa kanya na rebanding number one. Kaso yung gamit ko na dito pa sa bakit nakaraan yung pa po ito. Ayan. Ito po kasi ang maganda para sa mga katulad niya lalo sa backchat at saka dry po ang buhok niya. Ito kasi ay may keratin. Mulo po tayo na kasi ito madalas ko po mag-stock, tawag nito, out of stock. Kaya nag-ano talaga ako ng gamot. Mahirap kasi ang gamot na yun, maraming papareban. Tsaka ito talaga, alam ko itong mga beautician na lang out of stock ng gamot na to. Tapos hindi ako. Sa Shopee namin ito in-order. Ayan. Ito ko siya, no? Maganda po ito kasi hindi nakaka-dry ng buhok. Maganda pong pang-reban ito. Grabe na natin. Ayan, ito pang kita ko sa inyo. Demon Keratin Safety Straight Rebanding. Ito po, maganda po ito. Ayan, hindi nakaka-dry, malambot siya, soft at shiny. Gamitin. Kaya ito ang gusto kong gamitin sa kanya. Ayan po sa mga gusto nyo malaman kung ano ang resulta at kung anong beneficyo na gagawin mo itong Demon Keratin Safety Straight. Panoorin niyo po. Ayan, panoorin niyo po yan. Sabi nyo po nakakapalapan po ako, panoorin niyo po. Panoorin niyo po yung pagbigyan ng ganito. Gumamit po ako ng Bermond Keratin Safety Straight. Ayan. Ngayon po sa mga inupload kong video. Ayan, panoorin niyo po ito. So, gumamit po ako ng ganito. Para makita niyo po yung resulta na sinasabi ko po na maganda po ang Bermond. O wala ka man po maganda kayo nasa rooftop na baka nasa nag-re-result ng stock natin. No? Kita rin dami kasi nagpakaubusan ng ganito. Lagong out of stock to. Kailangan i-trim po muna natin siya. Alam mo ba bakit? Kasi aalisin po natin ang super dry sa ilalim. Nakikita niya ngayon po. Super dry. So, kailangan talaga mabawas tayo ng buhok. Ayan. Dry na dry po kasi ang ilalim ng kanyang hair. Mabawas po tayo ng...
po natin ang banding number 1. So, ayan. So, ito po kasi yung gusto kong gamitin sa kanya kasi yun na, may keratin na po ito. Lalo sa mga dry na buhok, yan, ito magandang gamitin para sa akin sa pagkambawa, i-back job, the best po ito para sa akin. Sa tumag naman, pag-crack mo, nakakaya mag-dito. Patandaan nyo, titignan nyo, rebanding number 1. Tayo dito tayo nakakamay, hindi tayo uunit sa ating gagawin. Mahirap mag-ulit-ulit. Ayan, rebanding number 1. Yan, focus tayo sa ginagawa natin. Ayan. At kailangan natin spray. Kasi ang gagawin natin, patakata, ang dikit nyo lang sa backdrop ay wet application. Ayan. Nagamit tayo itong mga gamit natin sa tenga at ulit. Agad po din, sa mga di pa po nagsasubscribe na po kayo at mag-like and share para makapunod po sa pagkabuhan, pagpamilya at pamumuno natin. Nakamisan na ang technique para maiwasan po ang damage kasi po nareband na po siya. So although may gamot na po kasi ang buhok pa rin niya kahit na nakalipas na ng mga ilang araw, ilang linggo, eh darilan po natin sa kanya, i-retouch po natin kasi wala ang pagkakaluto. Ngayon, ang technique na napikay ay wet application. So kung tatanungin niyo ako bakit kailangan ng wet application para hindi masyado concentrated ang gamot na ano sa kanyang cuticle hair para hindi makapapan at hindi madamage ang kanyang hair. So, i-retouch lang po natin kasi siya. Kumbaga, kulang ako sa luto. So, dinutuin po natin ang kanyang luto. Ayan. Tingnan niya, wet application. Ang technique ni Lola Pitay. Kailangan, ayusin po natin ang stretching para maayos ang pagpapahit natin ng gamot at pagbaitan tayo na pagka maluto lang maayos. So, ayan po. Dalawa lang po dito. Ayan, para pa-corona. Hindi ko na po pinoni para madali na natin. At ayan, maglagay po tayo ito. Cover, ear cup, ayan o, para safety rin, hindi magkaroon ng irritation sa kanyang skin. Ayan. Isang po ang pagpilihan natin, huwag natin kakapalan para siguradong alam natin na bawat higla ng kanyang buhok ay nalagyan ng gamot. Ayusin natin ang gawa natin para hindi tayo magkaroon ng back job. Mahirap po sa pag-back job, yung oras, panahon, puso mo, at mai-stress din po ang ating kliyente pag may back job. Kasi gumaso sila, nagpaganda, pag-back job pa, talaga may irita ka at may stress ka. So, ayan po, don't forget na mag-lash protection dito natin ng mga beautician yan. Ayan. Ito po. One inch po. One inch, magtitira, huwag sasagad sa adet. At wet application po tayo, basain po. Tingnan niyo po. Kung gusto niyo, para sigurado, basain pa po natin ng ide. Wet application po tayo kasi nalibag na po siya. Mag-retouch lang po tayo. Kasi ito po sasabi, wet application. Parang hindi masyadong concentrated na ang gamot na magre-react sa kanyang buhok. Wet application po tayo ha. Yan ang titipula na kikay. At dapat mabilis po ang pagtrabaho natin. Ayan. At masahin din maigi. Bigyan ng damdami ang pagpapahid. Ayan ang maganda ang kalabasan ng ating pagre-react. Sa iba-iba, tawag dito sa ginagawa ko po ay wet application. Ayan. Masahin na iba, ayan. At dapat ay mabilis tayo muna kasi para yung oras, pagkaluto, sakto, hindi overcooked at hindi naman po hilaw. Magpasasagal din sa anit. Ayan. Bigyan natin ng damdami. Ayan. Sa mga hindi ka po nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Mag-like and share na ito. Ito na panood ng iba at makatulong sa kanilang pamumuhay, mag-arip ng pamilya. Ayan. At don't forget, mag-turn on the notification bell. Ayan, dito na tayo sa gilid. Tandaan yung wet application po tayo kasi back job po ang ginagawa natin. Nire-retouch na lang po natin siya kasi may gamot pa po. At ang babala, hindi po concentrated ang gamot na ano sa buhok dahil chemical treated na po ang kanyang hair. Ayan, spreadable po. Maganda po yung Demon Keratin Silky Straight Rebonding. Gaya po ang ginamit po kasi
Ayan, very spreadable siya, hindi ma maganda po, mabango po, hindi po matapang at, ayan, kita nyo, oh, hindi nagda-dry. Magaling ipahid, ayan, nakita nyo, oh. Ayan, kasi diwi, binsan po lang natin ang pag-apply ng gamot kasi matak mo yung oras, may time, may oras po yan para tama ang pagkaluto. Ayan, tapos na po tayo mag-apply ng rebonding number 1. So, wait lang po tayo ng 15 minutes kasi bantayan po natin ang oras at ang kanyang buhok para sakto sa pagkakaluto. Nag-retag siya lang po tayo kung hindi natin pwede patagalin ang gamot sa kanyang buhok. Dahil chemical treated na po siya. So, wait lang po tayo na ito. Maging strand test na po tayo. Ayan. Wait lang po natin. Pag nag-elastic na siya, ibig sabihin ay kung nagkakukuha lang po tayo ng konting, mga konting buhok. Tapos, hitlatin. Ayan. Ayan. Ayan, pag nakikita yung nag-elastic na, ayan, ibig sabihin ay, luto na siya. Ayan. Kita nyo? Tatandaan nyo po, ayan, kung saan tayo huling nagpahid, doon tayo mag-check ng kanyang buhok. Ayan, pag nag-elastic na, ibig sabihin ay, luto na po ang kanyang buhok. Ayan. Tatandaan nyo, kung saan po tayo huling nag- Pahid ng rebonding number 1, doon po mag-start tayo mag-timer. Okay? Yan po, aanawan na po natin. Don't forget, huwag tayong gagamit ng shampoo or conditioner. Aanawan lang po natin siyang maigi. Nasa rebonding number 1 pa lang po tayo, mga kalalakikay. Ayan ha, tandaan lang, ginagawa natin ay nag-retouch lang po tayo. Ayan. Ayan po, mga kalalakikay, naanawan na po natin. Ayan. Ngayon, i-blower na po natin at saka tayo magpa-plancha. Nasa diba ni number 1 po tayo mga kulalika. Sa mga di pa po nasa-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Ayan. Para laging update sa aking video. Ayan. Blower po natin na video para maganda ang pa-plancha. Patuyin natin maigi para pag-plancha natin, maganda pagkakahago, maganda din ang pagkakaluto. Ayan, habang binablower natin ang plancha nating dalawa, ay painitin na po natin, okay? Patuyin maigi ha, para hindi napapasok ang ating kliyente. Wala yung pagkakaluto. But before that, bago tayo mag-plancha, ayan, nasetsinin na po natin. Huwag natin nakalimutan ng ika para hindi siya mapaso. Matamaan na. Ngayon, dito pa gagawin natin. Ayan, kukuha lang tayo ng manipis na hibla na kanyang buhok. Huwag natin kakapalan para malapatan ng plancha ang bawat hibla ng kanyang buhok. Ang pinong-pino. So, ayan. Ito po. Tatandaan nyo, manipis lang po. Ayan. Ayan, bigyan ng damdamin ang pagpa-plancha. At huwag kakalimutan ng gloves na hindi tayo mapaso. Ang pagplancha, ganito po. Patak-pataas. Palabas, ayan, na hindi siya mapaso. Nagpababa kasi may tendency mapaso, may tendency mapaso ang ating kliyente. Ganyan lang po. Ayan. Huwag natin madaliin para walang back job. Tulad na, naging problema niya, back job. Pero, mabuti na lang, andito si Lola Kikay para i-repair ang kanyang buho. Ayan. Ayan. Yunti. Makikita at makikita naman natin yan. Masasalag po natin kung nauunat po ang ginagawa natin sa kanyang buhok. At ayan, makikita na kung may makintab. Ayan, ibig sabihin ay nauunat. So, maganda po ang gamot na ginamit natin. Ito po para sa akin ang advice ko, ang Bremond Milk Bremond Keratin Rebonding. Kasi, madali siyang planchahin, madaling umunat, at isa pa, hindi masakit sa amoy. At may with keratin na po siya. Planchahin lang natin, kasi makarating tayo sa tuktok. Ayan. Ayan. Tapos, pagkatapos na natin na plancha ng ganyan, paplanchahin pa natin ang isa pa na nagiintay na mainit na plancha. Kasi pag ganito, minsan lumalabig. Kada plancha natin. Ayan. Kakapiwan po natin ang pangalawang plancha. Ito. Ayan. Kaya kailangan natin ng dalawang plancha. Ayan, pag nakaito na tayo, ayan, bili tayo ng plancha. Kung isa lang, pagsagaan po muna natin. Kumikita na, ayan, pwede na ulit. Init. Ayan, ito po ang pang-finale para siguradong butong-buto ang ating ginagawa. Kita nyo maigyo, kita nyo. Hindi siya napapasok.
Pero pwede naman sumigaw kung mapapasok. Normal lang, wala naman po protect ng tao. Ayan, sumigaw pa kung mapapasok ko lahat. Ayan, ganyan po. Oh. Kita nyo, nakikita nyo, kumikintab, nagiging pino. Ayan, ibig sabihin ay tama ang pagkakahagod natin ng plancha. Ayan. Malapit tayo makarating sa tuktok. Kaya tatandaan nyo, manipis lang ang pagkuha. Talaga po pag nagdaganda, mahabang pasensya, buwis buhay po talaga para sigurado, nakakasiguradong tama ang pagkakahalid natin at maganda ang magiging pagkaplansya ng ating buhok. Ayan. Kita nyo, pinong-pino. Ayan, huwag natin kakapalan. Pinong-pino ang pagkuha ng buhok. Ayan, makikita at mayaramdaman natin at masasalat naman natin kung tama ang ating ginagawang pagplanta sa kanyang buhok. Ayan. Oh, tingin nyo po. Ayan. Pinong-pino. Okay. Matandaan nyo. Manipis lang po ang pagkuha ng buhok. Ayan. 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 Natin ang damdamin ang pagpa-plancha. Ayan. Huwag natin madaliin. Ayan. Pag nakikita na kumikintab at huwag mukhang ayan, pinumpino na. Ibig sabihin, ayan, nakikita naman yung pulo na pinag-iunat ang ating ginagawa. Ayan. Ayan. Sabi natin sa kuyente natin na ilaban natin ang ulo kasi para maganda, may tiin ang ating pagplancha, hindi manhid. Ayan. Pag maganda ang ating pagplancha, syempre maganda ang kalalabasan ng pagkakaroon natin. Hindi magkakaroon ng backjob. Kailangan natin ito. Ayan. Ayan. Laban lang. Ayan. May tiin. Ayan. Manipis lang. Hahagulan pa natin ang isa pang plancha. Ayan. Ayan. Na mainit na mainit to. Itong pangalawang to. Ayan. Para sigurado yung luto talaga. Ayan. Ayan po. Tapos po tayo sa tuktok. Ayan. Mamaya sa magkabilang ginitin tayo. Tapos po tayo mamadansya. Ayan po. Ayan. 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 Mahabang pasensya. Ang pang-plancha. Huwag natin mamadaliin. Ayan lang po talaga. Ayan. Tapos nila tayo sa magkabilang gilid, mga kalalakikay. Ayan. Ayan po. Ang plancha natin ay pino-pino. Ayan. Okay? So, tayo sa, tapos pa po tayo mag-plancha. Kaya nabigyan na lang natin ng 5 to 10 minutes. Tapos, apaya na po natin siya na rebonding number 2. So, sa rebonding number 2, imimix na po natin ang pangkulay. So, ayan na po. Habang nagpapalamig tayo ng kanyang buhok ay hindi lang tayo makapagdito ngayon. Pwede din natin buhok ngayon. Prepare tayo ng pang kulay. Rebonding number 2 na po tayo ha. Batid po tayo maglagay ng rebonding number 2 pang kulay muna. Nagamitin natin sa kanyang pang kulay ay light blonde. Kung anong dami ng pang kulay, siya rin dami ng oxidizer. So ngayon, remix lang po natin. Ayan, hanggang sa mag-blend ang pang kulay tsaka oxidizer. Ayan. Mix lang natin maigi para sigurado nag-blend ang pangkulay sa oxidizer. Pero my friends, mga hindi pa po nagsasubscribe, pwede po kayo at mag-like na i-share na po natin sa mga makatulog po tayo sa iba't mapanood nila magamit nila sa kanilang pamulay o pangkruhayan. Turn on the notification bell para lagi po kayo update sa video ni Lola Kikay. Ayan, aguin lang po natin maigi. So, rebonding number 2 na po tayo. Ayan, check lang po natin ang ating rebonding number 2. Kung number 2 talaga, just make sure na laging tama ang ginagawa natin. Kasi sa konti po nakamali, pwede tayo makasira ng buhok. Ayan, rebonding number 2. Ayan. Uliin po muna natin magiging. So, ayan. Tapos na po tayo mag, tuning. Ayan. Magpapayag lang po tayo ng rebonding number 2. So, tandaan nyo, sa rebonding number 2, nakamix na po ang pangkulay. So, dito tayo mag-start sa ilalim. Tapos na po natin ang papayag ng rebonding number 2. Ang masasayin. Kasi malakas po yung sumipsip ang buhok na na-plancha na po natin. Masayin. Hanggang sa matapos tayo, makalating tayo sa tukto. Tapos na po tayo na mag-pile ng rebonding number 2. So, wait na po tayo ng 30 minutes. Okay na, adlawan na po natin at mababrazilian treatment na po tayo. Okay, wait na lang po tayo. Ayan, adlawan na po natin ang kanyang buhok.
So, magbabala silang treatment na po. Tatandaan nyo, inandawan lang po natin ng tubig. Wala tayong ginamit na shampoo or conditioner. Tubig lang pinang-andaw natin. Ngayon, ibubuwan natin 80% lang natin patutuin. Then, papahiran na po natin yung Brazilian treatment. Okay? Gawin lang natin ng 80%. Ayan, pinapatuyo pa lang natin. Nakita naman nyo. Kanina, makikita nyo talaga yung pagka-backchamp niya na talagang may pagka-curl. So, kaya ito, tingnan nyo, unat na. Nakikita ba? Unat na po siya. Ayan. Oh. Basa pa yan. Binoblower pa lang natin. Ayan. Plus, lalo pa siyang gaganda pa. Nag-treatment tayo. Kaya kung may pera tayo, ang tatandaan nyo, Brazilian treatment. Kasi po, ang Brazilian treatment, nagiging glossy, nawawala ang pagka-dry. Ayan. At, umalambo. Kaya malaking bagay po talaga ang Brazilian treatment. Ito po ang gagamitin natin ng Brazilian treatment. Ayan, ito po madalas nung gamitin. Nakikita niyo po sa mga video ko kung malapapanood nyo. Ito po ang ginagamit ko madalas. Pinapahiran na po natin ang Brazilian treatment. Ayan, lalo sa mga dulo-dulo, pahiran po natin. Yan naman po, parang lang shampoo. Hapi-hapi lang po natin. Pero yan po ay matapang. Masakit na lang sa pang-amoy. Pero matapay. Kalat lang po natin maigi. Yan. Hapi-hapi lang. Tapos, pagkatapos 45 minutes, iwanan po natin. Then, i-blower. Then, isilang po natin ng plancha. Okay? Hanggang sa magtapos natin, lumakarating tayo sa tuklo. Ayo, napagpahid ng Brazilian treatment. So, wait na lang po tayo ng 45 minutes. Then, i-blower at isil natin ng plancha ng buho. Ayan. Natapos na po natin. Tapos na po ang 45 minutes. Sabi, ano ba sabi ko? Okay. Ayan po. Nagka-plancha na kayo. Naman. Mag-blower na po tayo. Tapos na po ang 45 minutes. Pagkatapos natin mag-blower, ay sisil lang po natin ang plancha ng buho. Ayan. Sa wakas, natapos na. Gumanda na po ako ng buho. Nating hair. So, ayan. Okay na siya. Nilabad natin. Ulit na po siya. Wala na po ang kanyang stress. Ayan. O, mga kalalaki, guys. Papakita ko po siya pa rin. Nilabad po kanina. Hindi po siya manikig. Ikot. Ayan. Ayan na po. So, wala na siyang stress. Okay. Happy na siya. Kita naman. Okay. Ayan. Don't forget, mag-subscribe at mag-like and share na rin po sa ating video at turn on the notification bell. Hindi ko pa na po pababayin. Thank you so much, God bless. Salamat po sa inyong panonood.